umaga, tanghali, hapon, gabi, kung kailan nyo man ito mapapanood, mga Kagri. Mga Kagri, nakahanap na naman tayo ng isang legendary kalabaw, mga Kagri. Pangalan niya si Young Star. Actually, hindi lang si Young Star, marami pa siyang mga naging kalabaw, mga dekalidad, mga Kagri. Pero yung isa yung Young Star, sa palagay ko, yun yung pinakamagaling na naging kalabaw niya, mga Kagri. Dito ko siya natagpuan sa Aliaga, yan, mga Kagri. Oo nga, mga Kagri, nasa syudad. Ayan, mga Kagri. Hindi tayo sa Aliaga, mga Kagri. Pasok tayo, magandang tanghali po. Oo, ito mga Kagri. Magandang tanghali po. Ako po si JRTV. Kayo po si... Ano po pangalan niyo, sir? Honorio Martinez. Honorio Martinez. Kayo po yung tinuturo nila. Ito yung mga Kagri naman naging daan natin para makita si... Sir Honorio, kasi nga, hindi naman siya naituturo na pupunta natin, mga Kagri. Pero may nakapagsabi sa atin, mga Kagri, mabilis daw yung Young Star na... Yung talentado, naging inyo rin po yun. Ano pa po yung mga naging kalabaw nyo, sir? Si Juan Aguila. Aguila. At si Lawin. Lawin. Year, ano po silang era? Year 1920, ano na yun? 20 na, ano po? Ay, hindi pa. Si Lee, 2010 daw yun eh. Kasabay nyo. De, yung mga era 2010 din kayo, gano'n. Hanggang 15, gano'n. Si Lee, nung na-interview ko, 2009 hanggang 15. Ganyan. Kayo yung mga kasabay nyo, tsaka yung Almaktong. Kaya, mas nauna kayo doon. Nauna, nung Almaktong, nakasabay ko na rin kay Lawin yung nakakalabaw. Kay Lawin. Pero ang talagang pinakamagaling yung kalabaw, sino sir? Yung Young Star. Yun yung talagang maraming champion kayo doon. Ay, marami. Marami po, ano. Palagay nyo, mga ilan? Doon nga naging. Andiyan pa, meron pa kayong, ano? Meron pa kayong mga picture, video, sir? Meron? Hindi kasi ako mahilig manong araw, eh. Wala akong cellphone na... Yung anak nyo po, wala? Mga video? Meron, ando sa kagri. Ito pala, mga kagri, si Young Star, oh. Kita nyo, mga kagri. Meron siyang, tingnan natin kung anong... Oo nga, oh. Yabang, mga Kagri. Bakit pinagawan nyo ng ano yan, sir? Bakit na ganyan? Ano, para saan yan? Santo Domingo, Palayan, San Rafael. Yan, naging ano nyo yan? Ibig sabihin, 2, 4, 5, 5 sa Santo Domingo, ganon. Sa Palayan, 3 beses siya ng champion. 3 times, eto pa yan. Oo nga, yan pala, mga Kagri. Oh. 5th champion, Santo Domingo. Ano yung pang-5 niyang champion? Oo nga, ano. Kasi 5 rito, eh, mga Kagri. 5 beses siya. Ganda pala ng... Parang si ano pala yung ano niya. Yung ano ba 'yung tawag niya sa sungay na Castellano ba? Castellano. Pag Cubao yung parang native eh, di ba? Ah, di ba? Yan mga Castellano pala yung sungay niya, mga kag. Young Star. 3 times champion Palayan. Yung Palayan ay buong kwan niyan. Kagri. Sa isang taon niyan. Buong ano? Tatlong champion ng Palayan. Sa isang taon, 3 beses sila nagpalaro, sir. Kumbaga ano 'yan, overall yung Palayan na 'yon. Ganun ba? Kaya yung record ng mga sila Yankee po, wala na nun, ano? Wala na nun, ano? Wala na sila Yankee, ano? Junior Yankee. Yung Junior Yankee na inaabutan nila. Oo nga, ang ganda pala ng itsura ni... Picture, sir. Wala kayo mga picture? Tingnan nyo natin para picture natin bago natin... Bago natin... mga Kagri, bago natin pala alamin yung kasaysayan ni Young Star, tingnan muna natin yung buhay ngayon ni Sir Honorio. Ano, sir? Mukhang maganda naman, mga Kagri. Mukhang... Yun ang nakakatawa, mga Kagri. Makikita mo yung mga ngaroon natin. Maganda, oh. Modern yung loob ng bahay nila. Huwag na tayo mawasok, mga Kagri. Tapos mukhang may sinasabi rin sa buhay si Sir, mga Kagri. Tawag ka. Yung naging kumbaga kay siya yung naging siya mentor ano pala kaya, mga Kagri. Sa kanya lahat ako kumukuha ng suporta. Technique. Tsaka technique. O technique kung paano magpatuloy na kalabaw. Hindi dahil sa kay Honorio. Hindi rin ako makapagpatuloy. Oh, wala kalabaw na. Talagang si ano ang kumbaga siya ang pundasyon niyo rito sa gawin na to. Sa gawing Aliaga ano, kumbaga siya yung ano rito, mga Kagri, yung tanungan, ika nga, wagka meron kang hindi alam sa kalabaw. Sa kanya ka lang pupunta, kay Sir Honorio. Ano pa dito nyo, Sir? Martinez. Or Sir Honorio Martinez. Ang totoo kasi, mga Kagri, wala naman din tayo masyadong alam, lalo sa karera, mga Kagri. Wala tayong alam, sa karyada tayo nakalinye. Tsaka wala tayong alam sa kalabaw. Nagkataon lang na naging ito yung
ito yung naging content natin, mga kaagri. Lahat ng alam ko, sa tagal kong laging sumasama, dun ko lang din natututunan sa kanila, mga kaagri. Yung nai-share ko sa inyo, yun lang din yung galing lang din sa kanila yun, mga kaagri. Tulad ngayon, sir, si Youngstar. Pwede po bang pagkwentuhan natin si Youngstar? Ano po ba si Youngstar? Saan nyo nakuha? Paano naging panong napunta sa inyo? Yung kasi nung araw nga kasi, nung mahihina pa yung kalabaw namin na magkakapatid, dahil magkakapatid kami. Hindi lang ho kayo nag-iisa na ano? Ito yung pamangkin kong pagka gusto namin magpatulakas arangkada. Siya yung sumasakay na walang karito. Walang karito. Nasakay. Tapos po, paano nyo nakuha si Youngstar? Palagi nga kami tinatapos. Lagi nga talo. Alanganin. Nananalo. Dito sa lugar namin. Pagka lumabas na po kayo. Pagka lumabas na kami, nadayo kami dyan sa kababaan. Ilabadong. Bating San Antonio. San Antonio. Doon na sa may... Dyan ay maraming kalabaw. Ano po? Hindi namin makaya. Yung mga kalaban. Sino po ba yung badong na yun? Badong... Balagtas. Hindi ko kasi kilala yun eh. Yung ayun po ba hinete nyo? Ang kilala ko doon sila kay Nestor eh. Sila kay Nestor, sila Omel. Magbibis ng buo yun. Hinete ng baby boy ngayon. Yung hinete ng baby boy. Pag dumatayo kayo doon, sir, natatalo kayo. Natatalo kami. Tapos? Sabi ko doon sa mga kapatid ko, mahirap naman yung ganyan. Nagkakagastos tayo palagi naman tayong talo pera yung ginagastos. Sabi ko, kumuha tayo ng isa na pwede natin maging tabing dun sa medyo alanganin ng tuli nating kalabaw. Hanggang sa ito, nung kunin ko to, hindi na nila maipanalo yan. Laos na siya, parang gano'n sa sir. Mahilig ako dun sa mga laos na kalabaw. Tapos pinapatuli nyo. Nakita ko may potential siya. Nakita ko sa bakit kanyang... po kayang hindi na nila maipatuli? Ano sa palagay nyo? Siguro po yung kondisyon, hindi nila Alam. Hindi nila napag-aaralan. Nung nabili nyo na po? Nung nabili ko na yan, ang vision yan, pagka nasa mga 150 meters na dadalhin pa lang namin doon sa butas, bumabalik na yan. Nagwawala na siya? Hindi na mapigil. Kaya ang ginawa ko dyan, magaling na sumakay itong pamangking ko, ipinapaakay ko lang muna. Nakasakay siya, may umaakay. Hanggang sa... Nakasakay siya sa likod? Binubwelta sila eh. Pinapalo sila nung kalabaw na yung bill sila yung nilalaglan. Ikaw mo matibay sumakay sa... Alam mo, mas kinabubol siya, nasa likod pa rin niya. Walang panyon, muldura. Muldura yun. Hanggang sa diurte, lako na namin na patinuna na idadala namin doon sa dulo na, sa kwadra na. Bumait na siya. Nung hindi pa si Badong ang kanyan, na-i-champion namin, madalang. Dahil kulang yung nalalaman namin sa pagkukondisyon ng kalabaw. Hanggang sa nung kanya, ipinabalita ni Badong na kung gusto ko, alagaan niya yung kalabaw na yan at iaayos. Ayun, napagtulungan naman namin yung tamang pagkukunin. Taga San Antonio po ba siya? Taga San Antonio. Dahil doon sa kanya nakatira si Youngstar? Oo, nakatira sa kanya si Youngstar nung pagkinuhan niya rito. Halos araw-araw din, nandun ako, tinutubay-bayan. Tingnan niyo po. Kalabaw. Hanggang sa napatuli namin yung kalabaw na yan. Gano'ng katagal bago tumuli? Sandali lang din. O dahil talagang may tuli na siya. Oo. Pinuna na lang yung dati niyang resistensya. Sa arangkada yan, mahirap madali yan. Kaya lang, sa bandang papuno na, papahina na siya. Natugma naman yung ginawa na pagtakot ni Badong dyan sa kuna yan. At isa pa nga, napahaba niya yung resistensya dahil nasa likod lang nila yung ilog. Naglalang ko, yan ako. Pinalalang ko. Yun sinasabi ko sa inyo, mga kaagri. Yun sinabi ko sa inyo, mga kaagri, na kailangan ng malalang ko ng iyan ang swimming pool, ilog. Hindi yun itapatalbog nyo, mga kailangan. Naglalang ko siya, mga kaagri. Kinakawag-kawag niya yung paa niya, mga kaagri. Sige po, tuloy niyo po. Yan, iniuupan pa ng bangkayan.
nung kwan para lang ibagtas yan sa ilog at saka ibalik yung pagkukondisyon niya kalabaw na yan. Hanggang sa inilaban na nga namin, ala na halos yung kanyang tumatalo. Ano yung year po yun? Nagsimula kayong magpapanalo na? 2011, ganon. Hindi. Mga 4 lang yun. Hindi. Ano eh, mga kwan pa lang eh. Mga 13, yan na. Oh, kasi nga yung sila Sili 2009 eh, 2015 eh, mga 2013 'yon. Yan, tapos doon dire-diretso na panalo niya. Ilang taon po siyang nagdire-diretso yung panalo? 2 taon siya na. 2 taon na, no. Namayagpag ano po? Yan. Si Youngstar nga kaagri. Saan naman siya nagtapos? Nagtapos siya nung mamatay nung. Ah, namatay ba? Namatay siya. Paano mong namatay? Ano po ang namatay niya? Nung kasing huling labang ko sa Santo Domingo, eh may palaro ako kinabukasan dito sa Aliaga. Pinangako ko naman dun sa mga kapwa ko, mga karerista na yung kalabaw na yan, hindi ko ilalaban. Hiniling naman sa akin ng mga tiga rito na i-exhibition ko na lang. Kaya hindi ko ipinauwi ng San Antonio. Itinulog ko rito. Tapos, nung exhibition nga namin, nakakita nga na talagang matulin talagang tumakbo yan. Nung gabi, hindi na siya nahiga. Yun ang napansin ng kapatid ko. Pinatingnan ko sa veterinaryo, sabi, heat stroke daw. Ah, nainitan heat stroke? Hindi, kasi nga sa aming mga ngarera, talaga naman nagkakarga kami ng gamot. Oo, oh, talaga naman po yun. Hindi kinaya nung katawan niya yung horse. Overdose, lang. Parang yung ganun. Horse lang kasi ginamit namin. Pangkaligo. Hindi siya na ibabad para makasingaw yung ubad. Kung naiwi kasi sa San Antonio yan, magang-maga yan, binababad sa tubig. Hindi para makasingaw yung init ng katawan. Para makasingaw yung init ng katawan. Yan ang pala yung pala yung, ano tawag na sir, cobra? Youngstar. Hindi, doon sa may gamot? Sikreto yun eh. Sikreto pala mga kagri. Sikreto yan mga kagri. Yun ah, meron na yun, sikreto. Pag sinabi, hindi na sikreto, ano sir? Yun pala yung kinamatay niya. Kasi nga yung gamot na itinurok, dapat mabababad siya sa tubig. Dapat makasingaw. Makasingaw. Kaya lang, hindi niyo inuwi. Inila... Inistak ko rito. Inistak niyo, kaya... Itinakbo pa... Uli, kinamagahan. Nabalik uli siya sa balong-balong nang hindi siya nakasingaw yung init. Ah, yun pala yun mga kagri. Ano yun? Namatay na lang siya doon sa balong-balong? Mga 5 araw pa. Kahit may veterinaryo. Dinadala ko siya. Sabi nila, nagsara daw yung libro-libro, kaya hindi natatagal. Tatanggap ng kwan. Ah, nagsara yung libro-librohan eh ka. Yung pala yun pa. Ayun, nagsabi yung veterinaryo, sir. Veterinaryo. Ah, yun pala. Yun natawag ko nga yung pinaka-head doon sa munyo. Sa Alana raw, sayang naman pala si... Hindi ka nakakaligtas dyan. Talagang sa gamot pala yun, ano? Sabi rin nung veterinaryo na sinaksak yung gamot. Init daw. Kaya init ka, sumobra init. Sa init. Yun na lang ang naging duda ko kasi nga... Sinaksakan nyo. Yung kalabaw na yan na... Binababad sa tubig. Pagkainilaban namin, kinabukasan. Bababad sa tubig. Kasi yun eh, sa Domingo eh. Tapos nga, kinabukasan may laro rito. Inexhibition ko silang dalawang talentado. Ah, yun pala kinamatay ni ano, mga kagri. Sayang, mamamayagpag pa. Baka buhay pa sana ngayon to. Ano, kung, buhay pa yan. Kung ano, hindi pa siya... Dahil halos kaedad lang nila ko, cobra yan. Yung cobra naman, kaya lang umiinayo yun, tumitiplad na yun eh. Kaya nangyari doon, tumitiplad siya eh. Kaya hindi na siya mailaban eh. Biniliko siya eh. Yung nabubuhay yan, lahat ng ahari, binigyan niya ng tiga-tigapat na talo. Sino pong hari? Tulad niya, pangkita niya? Si Cobra. Si Almactone. Si Almactone. Si 250. 250. Si Chile. Si Chile. Yun yung mga kasabayan niyo. Ano? Tiga-tigapat ba, sir? Tiga-tigapat ba? Bilang na bilang niyo, sir. Kasi nga sila yung makagaling eh. Kaya binilang niyo kailan talo eh. No? Yan kasing kalabaw na yan, natutulang, hindi namin palaging dinadala sa labanan yan. Kumuha sa akin si Talentado. Kabalansan ko pa si Almactone. Pag mabigat lang ang laban, saka namin
Dinadala yan? Dinadala yan. Ah, pero yung talentado mo nang kasabayan niya pala sa talentado? Huli kong binili yung talentado. Oh, yun naman sir, nagcha-champion din yun nung nakuha niya. Maraming champion sa akin yun. Oh, sikat yun eh, yung talentado. Kaya lang, ang alam ko, Kalanistor yun nung nakausap ko sila. Hindi. Pala Umel, kay Umel. Silang nag-umpisa ron. Oo, oh, sila yata ang bumasal doon. Nulilipas na. Silang bumutas, parang ganon. Nulilipas na, siya ko itinambal dito. Magkano niyo po nabili si Youngstar muna? 170. Hindi ka mahala niyo kasi 2,000 ano na yun eh no. Kumbaga si talentado humalaga halos ng 225 yun. Oh, 225 kasi nga mga palaos na sila yung binibili niyo ano. Tapos tapapatulin niyo ngayon. Ano sikreto niyo naman sir? Pata, binibenta na, napapatulin nyo ba? Tamang pag-aalaga lang siguro. Tamang pag-aalaga. Tamang kondisyon, saka yung tamang apply ng gamot. Si, ang nagturo naman sa inyo ng kondisyon na yan, si Sir Patong. Eh, yung sa gamot, kami tumuklas noon. Ha, kayo yung gamot? Ha, tumuklas noon. Kumbaga, takwa. Nangangabayo rin po ba kayo? Hindi, ang kanya, yung... Yung training? Yung training. Ah, yung training. Yung gamot naman na sinasabi nyo, paglalaban lang yon. Ay, hindi. Ah, continuous yan, din. Kasi parang tao lang yan, pagka nahihirapan ka, naubusan ka na rin. Para si Mar, sabi rin ni Mar. Kailangan doon. Hindi pwedeng paglalaban lang. Continuous yung gamot. Pag napansin humihina na yung kalabaw mo, nagtagan mo siya ng parang tama. Mga energy drink na tao. ginagamit natin. Sabi ni Sir, huwag mo daw sabihin. Ako na sabihin. Inipigil ka. Ngayon kasi... Alam nila, hindi naman naalam yung kung ilan. So, kung kailan hindi, dapat. Ang huwag mong sasabihin dyan, yung kung ano yung kondisyon ng kalabaw na dapat mong itakbo. Maski na lang gamitin nila yung gamot. Kung hindi... Hindi yan tama. Hindi aangkap. Hindi aangkap. Tama. Walang magagawa. Yung gamot mo, alam mo kung kailan ang epekto doon sa alaga. Tama. Ano? Tapos kung hanggang kailan tatagal, ano? Ayaw mo lang. Awayaan na natin silang tuklasin. Piyaw lang. Huwag yung buho. Baka pagkaano, mas magaling pa sa inyo. Ayan nga eh. Yung huling kalabaw ko si Makisig, hindi nga pala nabanggit yan. Si Makisig. Huminto kasi kung magbuhat ng namatayan, naiwan sa akin si Talentado. Tatlong, mga dalawang taon pa rin ako na, kumbaga sa kon, hindi pa rin ako nawala dun sa... Kuha ng karera dahil... Sa daloy ng karera, nakasama pa rin kayo. Malakas pa rin naman si... Talentado pa. May talentado pa kasi kayo. Kaya kahit namatay, kaya nawala si Youngstar, hindi pa kayo nawala kasi may talentado pa. Nung humina naman si Talentado, binenta ko na. Magkano nyo nabenta, sir? 80 lang. 80? Mga riyada na lang, ano, sir? Kasi, dun sa dinanas ko na kasikatan nung araw, ayoko naman nung asa quadra pa ako, pinipili na ako nung mga kakalaban. Dahil mahina na eh. Mahina na si ano po, ano. Kumbaga, gagawin nila kayong pampasikat, ano. Para sumikat sila, ano. Talentado, eh, pahina na nun. Talagang mahina na. Mahina na, ano po. Mahina na siya. Tapos, ang huli niyong naging kalabaw, yung Makisig. Oo. Yun, nag-champion din yun. Nagparaan ako ng 3 taon, may kapatid ko at saka sila. May sinabi sa akin, meron na ka kuya noon yung naika na may inom-inom na tumakbo. Tingnan mo, yung ganyan. Kasalo ko yan sila pa-practice nung tinuturo ako na sila nung pamamaraan ng kalabaw. Laing ganyan na naman nila akong magkalabaw. Ayun, pinuntahan ko nga yun. Yung Makisig. Oo, binili ko ng 88 yun eh. Marami rin champion yun. Wala na po kayo ngayon. Wala na ngayon yun. Nakapahinga po kayo, no? Baka bumalik. Kasi bumalik na eh. Kasi nga, nung nagpandemya, nagpahinga na kayo. Ngayon, nadidinig-dinig nyo na naman. Dumadami na naman. Balak-balak nyo na naman. Ha? Sina? Malabo pa yun eh. Mahirap ang sa ngayon niya, sabi nga, may pera yung kinalagyan nun. Mahirap natin sabayan ngayon. Hindi bibigay yun. Hintayin muna natin na yun eh... Lumaos. Mga 2 taon hanggang 3 taon, maghahanap na ng kumbaga sa... Dahil ang kalabaw na tagantaran sa hirap, mapapansin, hihina't hihina. Hihina't hihina. Lalo kung kinakagahan nun ng gamot.
Ihina't ihina. Yung alabang. Oo. Kayo po ba? Kung kayo sa ano, bibili kayo ng ganong kamahal na kalabaw, 500,000? Doon sa kalagayan ko, kung ako'y may pera, at alam kong yun eh, wala nang tatalo, bibiling ko. Bibili, ano? Oo. Pero naniniwala po ba kayong wala nang tatalo doon? Eh, hindi ko pa sinabi-observa mabuti yung naman ng mainit. Hindi niyo pa na-observa, ano? Kasi wala kayo sa linya ngayon, eh, no? Hindi ako nanonood ngayon, tinitin. Hindi ako manood, magki... Wala, makakupal lang kabi ako, eh. Kasi minsan pa lang siya nag alam niyo po bang alam niyo po bang ano minsan pa lang siya nag-champion. Oo. Sa Dumarais, di ba? Hindi pa siya kasikat pero tinatalo niya yung mga well, nakita ko na minsan kumakuya ng hindi sa derby, dito sa kwad derby dito sa hindi, yung field champion na yung makikig sa derby. Liwayway, doon ko lang nakita yan. Ang bata pa siya noon. Isang napansin ko dyan, hindi pwedeng agarin. Ano po yung agarin? Yung... yung warin, katatakbo. Ah, kailangan ni... Eh, paano kung matapat na... Yun nga, kasi si ngayon, pag-arista, pag ikay malakas, ipanghuli ka ng laban. Halos oh. 10 minuto, 15 minuto, tatawagan ka. Hindi nabuo ang lakas ng kalabaw nun. Oh. Pero itong mga kalabaw na ito, kabukuto. Kahit nasunod? Oo. Sino ba yung nadinig kong ganun? Kay Mar Santos, yung toothpick. O katatakbo pa lang, eh ka, balik ko sa takbo uli. Yan, nakapulas yan, championship ng Juan. Championship ng Palayan. Antimano, pinainom lang namin ng tubig. Binalik na namin. Kuha pa rin niya. Tagad sa finish line yun. Hindi na pinapahinga. Yun po si Young Star. Mga ka-agri, para makilala nyo si Young Star, para masabi nyo, makita nyo kung ano ba yung sinasabi ni Sir. Ito, mga ka-agri, panoorin nyo muna ito. Ayan, oh. Parating pumupog yung kalaban, oh. Hala, oras, Steve. Utak na kayo, magyag ako na upo. Napanood nyo ba? Yun si Young Star, mga ka-agree. Si Talentado, meron din ba kayong video ni Talentado? Ito yung video ni Young Star. Wala ba nila 250? Ah, 250. Ayan pala, mga ka-agree. Hindi, yun na nga yung pinanood nila, eh. Kukunin ko na lang mamaya yan ngayon. Yan, minsan natalo si Young Star dyan. Dalawang kalabaw ko yung natalong minsan dyan. Nung hawak ni Batong. Minsan akong natalo, dalawang kalabaw ko yung natalo. Hindi ko nga malaman kung bakit nangyari. Dyan. Palimang araw, nabawi ko ulit. Ay ano naman po sir ang maipapayo nyo sa mga karerista natin? Pagka gusto nilang yung pahapyaw lang, wag naman yung buong buo, baka mamaya mas magaling. Basta tamang kondisyon. Kondisyon, yun ang kailangan matutunan eh no. Yun ang totoo yun, mga ka-agri. At saka kasi hindi naman po pwede dyan yung kuwan, wari eh. Pinag-ukulan mo ngayon, bukas hindi na. Oo, kailangan consistent. Ano, kaya... Diretso. Ayan na, yun ang pinakamagandang ladinig ko, mga ka-agri.
Oh, yun, sa lahat ng na-interview ko, yun ang pinakamagandang natinig ko, mga Kagri. Nasabi na rin pala yun ni Sir Mar, sa gamot lang. Hindi pwedeng means paglalaban ka lang magsasaksak. Kailangan, tuwing meron siyang sinasabing bracket ng oras, ng time, kung kailan sasaksakan. Kailangan malaman niyo yun. Hindi naman niya pwedeng sabihin yun. Kasi nga, baka mas magaling pa siya kayo sa kanya. Ganun din si Sir. Sabi niya, hindi pwedeng paglalaban lang tsaka mo siya ikukondisyon. Hindi pwede yun, mga Kagri. Totoo yun, mga Kagri. Kung paglalaban lang, baka tsaka mo pakakainin ng masarap. Hindi titimo yun sa katawan ng kalabaw. Kailangan continuous. Yung continuous yung pagpapakain ng masarap, ng masustansya. Continuous yung training, yung exercise, at saka yung gamot, mga Kagri. Tama ba ako doon, sir? Bahala na sila mag-isip kung anong gamot tsaka kailan ibigay yun, sir. Ayan pala, mga Kagri. Isang maidadagdag ko doon. Sige po. Hindi lahat ng kalabaw. Huwag maniniwala sila doon sa sinabi pangatlong araw, pang-apat na araw. Merong kondisyon talaga yung kalabaw na hinahanap doon sa oras ng pagkataktak mo. Kaya bahala silang tumuklas doon. Bahala silang tumuklas. Alam. Ayan, mga Kagri, napakagandang message sa kay... Tip lang naman yun sa kay tip kay Sir Honorio. Ano po ulit niya, Sir? Martinez. Maraming salamat po, Sir, sa mga words o sa mga naibigay na ibahagi niyo sa ating mga mangyayari. Tsaka sa Honorio, kasi po, bago pagtapos ng vlog ko, tinatanong ko lagi kung sino yung pwede ko pampuntahan. Sino pa po ba hindi niyo makakalimutan kalabaw no, nung kapanahonan niyo na magaling pa? Ganon kagaling sila yung star, talentado, makisig, mga Kagri, lahat yan. Mulawin ba ka? Lawin, Agila, mga Kagri, lahat yan, mga inalagaan ni Sir Nerio. Lahat yan, mga Kagri, mga... Pretty boy, blacker. Lahos na sila nung binili ni... Mahilig bumili ni... Yung dalawa. Yung... Mga lahos na, yung talentado. Youngstar. Agila, Lawin, saka makisig. Yan, mga Kagri, yung limang kalabaw na yon. Yung Agila, Lawin, Youngstar, Talentado, tsaka yung Makisig. Puro laos ng kalabaw yun na patuloy nila Sir Honorio, mga Kagri, na tsaka ng team niya. Dahil sa gamot, training, kung ano-ano pa, mga Kagri. Bahala na kayo mag-isip, mga Kagri. Mag-research kayo. Hindi pwedeng magbabase lang kayo sa, ano, mga Kagri, magbabase lang kayo sa tulin ng kalabaw. Kailangan yung dagdagan yung kaalaman nyo, mga Kagri. Lagi yun yung dadagdagan yung kaalaman nyo. Hindi pwedeng yun na lang, mga Kagri. Pagka nagbase kayo doon, hindi na kayo mag-evolve. Hindi kayo mananalo, mga Kagri. Maraming salamat po, sir. Thank you very much. Hanggang dito na lang yung vlog ko, mga Kagri. Thank you.